guys, good day. Today I'm going to cook a sinigang na alam niyo na, salmon na nasa lata, guys. So, let's try. Masarap to, guys. Subukan niyo, guys. Hindi na kayo pili ng isang kilong man isda. Pwede ng isda na sa lata, guys. And lagyan natin ng ano to? Tamarind powder, siling haba or sili pansigang, haluya, sibuyas, at of course, pechay with hashtag na talbos. You see my talbos, guys. Yan. Bigyan ng kapitbahay. Kamatis. At saka, syempre, our own Youngstown. Youngstown. O nga, Youngstown. Youngstown. Ang pronunciation iba ay Youngstown. Youngstown pala. Youngstown. Sorry, guys. Tao lang. Marunong lang kumain ng sardinas. Ayan. Umpisahan na natin, guys. No, gawa ng ready natin ang ingredients, guys. Hashtag luto tayo. Yan. Meron tayong siling, haba. Basan natin. Kapitbahay namin, tumatawag at textmate. Kaya naririnig nyo, guys, ha. Tapos, ito, kamatis. We'll just cut this 4 pieces, guys. Alam nyo naman tayong mga Pinoy. Pero ako, pa nagluto ako, pacham lang palagi, guys. So, alam nyo na, pacham lang ang luto ko. Pero sabi nila, wala pa, hindi pa daw sila nakatikim ng ganito. Apat na cut. Para na iba naman, araw-araw, hindi puro araw-araw ginisang sardinas, guys. So, since wala kaming isda sa rep, nasa dagat pa lahat, guys, yung isda namin. So, bumili na lang ako ng sardinas sa lata. Siyempre, kailangan may iba naman pagkain natin araw-araw, yan. Tapos na, guys. Next. Siyempre, yung sibuyas natin, guys. Ang gagawin ko nito, guys, is kulo lang siya. So, ang gagawin natin dito, magpukulo tayo ng tubig. Hindi ko siya gigisana na, kwan, sinigang na, ano ba yun, yung Filipino style ba na, yung alam mo yun, nasa bundok ba na, hindi na natin kailangan igisa, hindi natin kailangan mantika, guys. Kasi, health is wealth, ika nga. Diba? Health is wealth. Kaso lang yung pechay ko, since nasa rep lang siya ng, I think, 3 days ago. So, medyo maputla, guys. So, lulutuin na natin saya para hindi matapon. Diba? Ayan. Para naiba naman yung ulam for today. Yung basura, para sa basura. Sabi nga nila eh, kailangan lutuin natin ang sarili natin pagkain. At saka pandemic ngayon, guys, kailangan natin magtipid para sa ekonomiya, joke. Ayan. Tapos na yung sibuyas natin, then next yung luya. Hindi ko na luya ba? Kaya ng isda, kapag nilagyan mo, ginawa mo siya ng sinigang ba? Diba lagyan natin din ng luya? Hindi ha? Oo naman! Ewan ko sa iyo. Siyempre ako nagluluto eh. Ayan, guys. Ang kapitbahay namin, kapag nagluto doon ng sinigang, nilalagyan niya ng... Ay, walang luya. Wala nga ako luya. Okay. Kaya mo na ako. Kailangan... Naiiba din luto natin araw-araw, guys, diba? Para hindi naman araw-araw Pasko, kaya nga, di ba? Kapag bibili ka lechon, may halal lechon ngayon. Ayun, ang next natin, guys, iwalay natin yung dahon sa stem para kahit mahuli ang dahon, hindi siya, ano tawag nito? Hindi siya masyadong luto o kaya overcook. Di ba? At saka, alam niyo naman tayo, Pinoy, mahilig tayo sa pagkain. Eh, kahit na gabi, masarap pa rin tayong kumain, pero... Ano yung tatapo mo? Tangkay? Hindi. Nilalagay ko yung tangkay, kaso lang, mauna siyang kukulo. Pati sa mga talbog-talbog na kamatis, sibuyas, ganun ba? Ah, diba, guys? Yan, himay-himay. Ako pa nagluto ako, mabilis lang. Kasi, wala siya yung artikulante ba na...
Ang mahalaga, importante may ulam, chok. Sometimes, tayo mga Pinoy, maabilidad. 1, 2, 3. Pero hindi naman ako yung taon na basta pwede na, pwede na. Hindi naman. Ako naman is, kinamay ko na siya kasi malambot naman ng pechay. Ang tawag natin dito is native pechay, guys, diba? So, tanggalin natin yung merong kotiyansi. Tapos, hatiin natin. Para may iba naman. Tsaka, fiber ito, guys. So, naglilinis siya ng toxic sa katawan natin. Diba? Eh, kapag karne lahat ang ulam natin, unang-una sa lahat, mahla ang baboy. Tapos, hindi pa maganda kapag puro baboy ang ulam. Butas ng bulsa, hindi pa maganda sa katawan, guys. Wala naman ako again sa luto ng baboy o kaya karne. Siguro, wala lang ako pabili ng karne, guys. Bear with me, guys. Madaldal ako. Alam niyo naman, yun ang hilig ko. Kapag kwan din, syempre. Ako yung vice versa ni kapatid na sabi. Si kapatid ni sabi, tahimik kapag nagluluto. Kapag si Bisha nagluto, maingay, guys. Hashtag. Alam niyo naman. Para na iba naman yung ulam natin, guys. Since, you know man, I'm from North. So, alam niyo naman yung taga North, mahilig sa gulay yan. Sabi nung anak kong panganay, alam mo naman yan si mama, kahit anong gulay masarap. Pero, tayo naman kasi mga taga North, mahilig tayo sa gulay. So, isa yan sa special dish natin, di ba? Yung pinakbet, tineng-deng, di ba? Yung sa iba nag is pinakbet is ano ta? Pinakbet din yata eh. Di ba? Pero syempre dito sa Maynila ibang pinakbet nila, ginigisa nila. Pero sa ating mga Ilocano, usually yung nilalagay na lahat, di ba? Ayan, guys, nire-ready ko na siya para pag magluto na, ready na tayo, guys, di ba? Ayan. Tapos, ang next is talbos. Natawa ako sa binili na binigay nilang talbos, oh. Diba, tingnan mo, pati tali, tinitipid na ngayon, guys. This is, ano to? Damo. Damo ito, guys. Yun ang tinali na nilang sa talbos. Pero, so far naman, pwede rin naman yun. Bakit kanyo? Eh, kasi tatapon lang ang tali. So, samantala yung damo, madudurog siya, guys. Pwede natin ilagay sa actually yung mga pinagbalatan ko ng magulay, gaya na palagi ko sinasabi sa iyo, ginagawa ko sa iyo yung fertilizer, binubulok ko siya, nilalagay ko siya sa container. So kapag pwede na siya nahaluan ng lupa, pwede rin, o kaya minsan nilalagay ko siya sa ibabaw ng mga tanim. Kasi kwan yun eh, mag-a-add siya ng kwan ng ano tawag nito? Wala akong kuko, guys, eh ako yung tao na kwan, kaya ikwan ko na lang ng kutsilyo itong talbos. Masakit sa kuko. Pudpud yung kuko eh. Kasi, so, etong kagawin natin is sinigang na salmon na nasa lata. Ngayon, nilagyan ko siya ng talbos at saka pechay. Kasi yung pechay namin, sayang, guys. At saka itong talbos na to, binigay lang ng kapitbahay. E kaysa naman sa masayang, lulutuin na lang, guys. Ito nga eh, lahat ng bagay kailangan matuto tayo magsinayang. Kasi pandemic palagi maraming bawal lumabas, magtrabaho. I don't know what will be the next, guys. So, palaging dapat marunong tayo magtipid. Yan, guys. Next natin ang pechay. Cut lang natin siya, guys. Tapos mamaya hugasin natin. Pero maganda yung ganun na lang para mabilis, diba? Ayan. So, nire-ready na natin yung lulutuin natin na part 1 to, guys. Preparation ng sinigang. Sinigang na ano to? Ayan. Magaling natin. Kaya nga, paminsan, kailangan pala monitor mo rin yung gulay sa ref, guys. Kasi, gaya nito, madilaw-dilaw na. Eh, alam nyo naman yung gulay napakamahal. So, pwede naman. Lutuin na lang natin.
Tanggalin natin yung part na madilaw, guys. Ayan na, guys. At ayan. Ayan. So ayan na, naka-ready na. Bubuksan natin ang sardinas. Wala kaming abrelata, guys. So wala kasi ako sa bahay. Nandito ako sa bahay ng pinsan ko. Hindi ko alam kung nasaan yung abrelata nila. So, ito na lang gagamitin natin, guys. Pero, guys, huwag nyo gayahin to kapag mayroon kayo, kung mayroon naman kayong pambukas sa bahay nyo, huwag nyo gayahin to, guys, ha. Nalilimutan ko lang bumibili ng abrelata nila, eh. Hirap tayo ng kutsilyo. So, para ready yung lulutuin natin, guys. Dali lang, ha? Ayan, guys. Huwag niyo akong gayahin, guys, lalo na kapag hindi kayo marunong gumamit ng kutsilyo, ha? Pabukas nyo sa marunong. I just want to show na how to prepare my ready, yan, guys. Ayan. So, naka-ready na, guys. Gulay. Ayan, guys. Ayan, guys, naka-ready na ang pan natin, lulutuin natin. So, ready na, guys, magluluto na tayo ng sinigang.